So magandang araw mga kapatid, no? So ngayon ay Pride Month, no? So pag-usapan natin yung tungkol sa ang mga LGBTQA plus ba ay karumadumal sa mata ng Diyos. Bago natin sagutin ang tanong na yan, paki-like, follow and share naman ng ating Facebook page at YouTube channel ko. Paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So, ngayon mga kapatid, hindi po karumaldumal sa mata ng Diyos kung tayo ay bakla, tomboy, o LGBTQA+, lalaki, babae, hindi po. No, yung iba kasi mga kapatid, nami-misinterpret ng ating mga kapatid na LGBTQA+ ang mga utos niya, no? O yung salita ng Diyos. So, bago tayo pumunta sa utos sa mga LGBTQA+, no? Kasi usually ang mga naririnig kong words sa kanila, karamihan sa kanila, hindi naman lahat, pero karamihan sa kanila na ang iniisip, napakadamot ng Diyos, napaka ano niya, one-sided, unfair, no? So hindi po. So bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Kagaya ko, lalaki, babae, no, hindi part ng LGBTQA+, pinagbawalan din ako, o lahat tayo pinagbawalan ng Diyos, no? Tayong mga lalaki at babae, pati LGBTQA+, pinagbawalan tayo. So, ngayon, dako muna tayo doon sa mga lalaki at babae, di ba? Inutos sa atin ng Diyos na huwag kang maikiapid, huwag kang huwag kang papatol sa may asawa na o yung magiging kabit ka, huwag maikiapid, huwag kang maikipag talik hanggat hindi ka pakasal sa mata ng Diyos, at marami pang iba. No? So ibig sabihin, lahat pala tayo pinagbabawalan ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na pag tayo ay pinagbawalan ng Diyos, katulad sa mga LGBTQA+, ang number one na pinagbabawal sa kanila ay huwag kang makipagtalik sa kapwa mo lalaki at huwag kang makipagtalik sa kapwa mo babae. Kung babae sa babae, bawal. O, halimbawa, LGBTQA+, tomboy sa tomboy, di ba? O, bakla sa bakla, ganon. So, huwag muna kayo mag-react mga kapatid, no? So, hindi tayo pinagdadamutan ng Panginoon, hindi siya unfair, lahat tayo pinagbawalan niya. Kasi alam ng Panginoon kung saan at kung ano ang makakapagpabuti sa ating buhay at makakapagpasaya. No? Bakit ba pinagbawalan Diyos ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki? No, gaya na sinabi ko kanina, pating mga lalaki at babae, pinagbawalan din ng Diyos na makipagtalik, ng hindi pakasal at makiapid o mga liwa, o marami pa. So, kaya wag sana tayong maging self-pity. No, na madamot ang Diyos sa akin. Hindi ako mahal ng Diyos, no. Mahal tayong lahat ng Diyos. Equal tayo sa paningin niya. So, ano ba ang number one na dahilan kapag pinahintulutan ng Panginoon na yung pinagbawal niya, ibaguhin niya na pwede na palang makipagtalik sa kapwa lalaki ang kapwa lalaki at babae sa babae at sila ay maging mag-asawa at magpakasal. So, kung pinahintulutan ng Panginoon yun, mga kapatid, kung lahat ng tao ganun, lahat ng tao, lalaki sa lalaki na, babae sa babae, wala tayong productivity, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi tayo dadami. Kasi, alam naman natin, scientifically, hindi magkakaanak ang parehas lalaki. Hindi magkakaanak ang parehas babae pag nagtatalik. So, yun yung number one na dahilan nun, scientifically. So, kaya sa atin, binabase natin ang buhay sa humanitarian law at siyempre sa God's law din, no? Mas masigit sa God's law talaga. So actually napakabuti ng Panginoon sa atin kasi may mga words siya o may mga utos siya na pinagbawalan tayo, pero binigyan niya pa rin tayo ng freedom, free will, no? Na sige, may free will kayo, may freedom kayo, pero pinagbawalan ko kayo. So at the end of the day, dumadating yung point sa buhay natin na kapag tayo ang mas nasusunod, nagkakaroon tayo, minsan o madalas nagkakaroon tayo ng problema, minsan masaya, minsan mas madalas problema, puot, galit, at kung ano-ano pa. No?
So, dumadating sa point na mas sinisisi pa natin si God, sinisisi pa natin si yung kapwa natin, pero hindi natin nakikita yung sarili natin, no? So, ang akin lang, bago natin sisihin o bago natin sabihin na si God ay madamot, unfair, tingnan muna natin kung ano yung sarili natin, kung ano yung ginagawa natin. At minsan o madalas din, nasisisi pa natin yung kapwa natin, pero hindi natin nakikita yung sarili natin kamalian. So, sa akin lang, bago natin husgahan si God, no, ang Panginoon, na siya ay madamot, unfair, bakit hindi muna natin siya kilalanin? Baka mamaya nagiging judgmental na tayo. Ang Panginoon nga, hindi tayo ginudge. No? Mahal niya tayo. Kaso nga lang, binigyan niya talaga tayo ng mga bagay na mga dapat at hindi natin dapat gawin. Kasi alam niya kung ano yung tunay na makakapagpasaya at makapagpaligaya sa ating mga kapatid. No? So yun, kung kayo ay nagdududa sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, eh, aralin nyo ang buhay niya. No? Mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Habang nag-aaral kayo sa schools o sa kung anumang bagay ng mga pinag-aaralan ninyo, eh, isabayin yung pag-aralan ng salita ng Diyos. Kilalanin nyo ang Panginoon. No? Sa pamamagitan ng suggestion yung mga taong malalim sa pananampalataya sa Diyos. Sa simbahan, syempre, especially sa religious, no, mga religion, no. Huwag kayong mag-stick sa isang tao lang, maghanap kayo ng mga taong iba-iba. Tapos pagsama-samahin niyo 'yung pag-aralan niyo para matagpuan niyo at makilala niyo talaga si Lord. No, kagaya ko, ako ganun din ang ginawa ko noon. Dati may question din ako kay God. No, pero nung sinabi ko sa sarili ko, na-realize ko, bakit ko kina-question si God eh hindi ko naman siya kilala. So kinilala ko siya sa pamamagitan ng mga relihiyon, no. Marami akong napasukan na relihiyon, INC. So ngayon I'm Catholic. No, pero dating Catholic, tapos syempre gusto ko talaga makilala, hinahanap ko, no, God seeker ako, gusto ko siyang makilala. Ayun, si born again, nag-aaral ako ng mga Muslim, ng kung ano-ano pa at marami pang iba, pinag-aralan ko talaga. So bukod sa pinag-aralan ko, hindi ko naman perfect na pinag-aralan lahat, pero alam mo yon, hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako tungkol sa salita ng Diyos. At pero sa ngayon at noon, taon na ang lumipas, so doon talaga nakilala ko ang Panginoon na yun pala yun. No, kung aaralin pala natin yung mga salita niya, doon natin malalaman at makikita na hindi pala unfair si God. No? Napakabuti pala niya. Minsan o madalas, nasa atin pala ang problema. Nag-iisip tayo ng negative, ginajudge natin si God na siya ay unfair, na sinisisi pa natin siya, sinisisi pa natin kapwa natin, pero yung sarili natin hindi natin nakikita ang sariling kamalian. So bago tayo bago natin husgahan ang ating kapwa, tingnan muna natin yung ating mga ginagawa. So ngayon I stand na I support gender equality, no? Bakit? Kasi pansinin niyo mga kapatid, pinaihintulutan din naman ng simbahan, no? Simbahan Katolika, ikinakasal ang bakla at tomboy pag sila ay nagsama at naging mag-asawa o nagpakasal. No, pinaintutulutan, tinakasal sila. So, kasi may productivity sila. No, at yun ang gusto ng Panginoong Diyos, 'di ba? Kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, humayo kayo at magpakarami. Bakit? Kasi pro-life tayo. Kung paihintulutan ng Diyos na tayo ay puro lalaki, sila ang magpartner, puro babae, no? Hindi tayo dadami, no? So yun nga, dun sa maliikling nun, hindi unfair si God. So, kung sa mga sinasabi kong ito, sana maging foundation nyo ito para mas kilalanin pa si Lord, mas aralin nyo ang buhay niya, no? Makakilala kayo ng mga taong malalim ang pananampalataya sa Diyos, no? Mga pare, pastor, sa mga kakilala nyo at kung kani-kanino pa, no? Tulad ng mga pinag-aaralan nyo sa school, no? Kung gusto nating maging engineer, mag-aaral tayo. Kung gusto nating makilala si Lord, pag-aaralan natin yung mga salita niya. At ang marami nagsasabi sa atin, God doesn't exist, no. Kaya nga bumaba ang Panginoong Hesukristo dito sa kamunduhan o sa lupa. Kasi para doon sa mga taong nagsasabi na God doesn't exist. No? So, scientifically, God exists. So kaya pag-aralan natin, pati yung mga, kasi nung unang panahon, mga prophet, they always say na wala pa si Jesus Christ, God exists, kaya sila nakakagawa ng himala dahil kay God. So, pero
may doubt pa rin. So kaya dumating ang Panginoong Jesucristo para doon sa mga taong nagsasabing God doesn't exist. Sana marami kayo natutunan, mga kapatid. Again, I support gender equality. Lahat tayo, mga kapatid, pinagbabawalan ng Panginoong Diyos. Aaralin lang natin. Huwag tayong mag-stick sa mga verses, sa mga taong judgmental, sa mga taong konting hindi maganda magsalita sa kapwa. So, tignan natin yung positivity. Tignan natin yung mga taong malawak ang pang-unawa sa Diyos at sa kamunduhan. Hindi yung mga taong selfish, no? They think they are, sila ay maka-Diyos, no? We are all equal sa Panginoong Diyos, no? So, in Jesus' name, sana maging foundation nyo to at sana marami kayong matutunan sa mga sinabi ko at sana is ipabatid sa inyo ng Panginoong Diyos at nawa ay mag-aral kayo at kilalanin nyo ang Panginoong Diyos. Mahal tayong lahat ng Panginoon. Again and again, I support gender equality. God bless.